consigned. Nasa Maguindanao del Norte ngayon sa mga bayan ng Iranun Corridor Towns ang 68 katao ng delegasyon ng Malaysian-Iranun Partnership visit na pinangunahan ng dating Parliament Speaker ng House of Representatives ng Malaysia na si Tan Sri Pandikar Amin Haji Mulya na siya ngayong Special Envoy ng Brunei Indonesia Malaysia Philippines East Asian Growth Area o BIMP Iyaga. Ang una o manong alinlangan ng mga dadalo sa pagbisita sa rehiyon ay seguridad, bagay na malaki na umano ang ipinagkaiba ngayong nasa Bangsamoro government na ito pinapatakbo. Security, security, security. And what I told him was, I said, the southern part of Philippines now is in a different situation compared to the last time, because with the BAM government and some of them, those who are not particularly concerned about the well-being of their neighbors, they don't even know what is BAM all about. So I have to explain to them. Now, also in this delegation is made up of the Iranuns. These are the Iranun from Marampayan, from Tampasuk. So, the Iranun status in Sabah, Malaysia, it is a complex subject matter to be discussed. Nagalak ang Malaysian visitors dahil tila reunion ng kanilang mga katribo ang naging eksena. Mainit silang tinanggap at hinandugan ng mga traditional na pagkaing Iranun, kape, musika, cultural dances at kwentuhan sa mga pagkakaiba at napanatiling tradisyon at kaugalian kahit napaghiwalay na sila ng dalawang bansa. Si Mayor Zuria Joguro naman ng bayan ng Matanog, Maguindanao del Norte na host para sa welcome dinner, halos di pa rin makapaniwala na ang mga bisitang taga-ibang bansa ay kausap niya sa kanilang sariling dialekto. Pero pagdating sa kultura at rhythm ng kanilang mga musika, kung saan mismo si Mayor Joe ang nag-perform sa kulintang at mga cultural artist naman ng Sabah ang tumugtog para sa kanila, na natiling parehas at intact ang signature na kanilang katutubong musika, maging sa panlasa sa mga pagkain. Actually, hindi ako makapaniwala na talagang mga Iranun sila. Nung nag-uusap na kami, Iranun na sila, ibang tuwa. Sabi ko, meron pala talagang Malaysian na Iranun. At nakita ko sila, sobrang happy po kami dahil sa magkakaroon na kami ng connectivity. Especially ang Iranun Corridor ay nag-big kiss kami para maisulong yung aming adikain na magkaroon ng development sa lugar namin. Yes, alam natin na ang Iranun Corridor, specifically ang parang, ay nandun yung Pulyok. So, napakalaking opportunity sa amin na ma-open ito dahil connectivity nitong mga municipalities na Iranun. So, kaya naman talagang sinisikap natin, lalo na dito sa Matanog, yung nakita nyo yung Marayag Lake na dinidevelop natin at talagang hinahanapan natin ang paraan na maging ecotourism yung lugar na ito. At hindi, may coastal din tayo sa doon sa may Kidama, Barangay Kidama, na napakalapit lang sa Pulyok Port. So talagang kung pinag-uusapan natin ang area at yung terrain ng Iranun Municipality, napakasagana at talagang potential na sa mga susunod na panahon, ito po ay magiging sabi nga ng ating presidente ay maging model province ang Maguindanao del Norte. Masayang-masaya tayo, no? Kasi they come along in our area to bring hindi lang yung pagkakamag-anak or pagiging Iranun, kung hindi, kasama nila yung kanilang mga business sector, academe. So nagkapatunay ito na they are very much sincere na magtulungan yung mga Iranun worldwide. Kasi alam natin na Iranun, hindi lang dito sa Pilipinas, kung hindi may Iranun din sa Malaysia, Indonesia, and Brunei. So yun, salamat tayo, nagpunta sila dito.
kasama ang iba't ibang sektor ng society sa Malaysia. Ay, talagang blessings yan eh. Blessings yan eh. Dahil sa unity na nangyari sa limang mayor sa Iranon, ay sunod-sunod yung blessings na dumarating sa amin. Sa tingin ko, napakalaking bagay po itong BIMP-yaga natin ngayon, lalo-lalo na dito sa Iranon Corridor, kung saan ito po yung sentro ng ating programa ngayon, itong BIMP-yaga. Kaya malaking bagay po ito, lalo-lalo na sa ating mga traders, sa mga negosyante natin rather. Ang mga Iranon sa Sabah, Malaysia ay nasa 30,000 higit lang mula sa abot na 3 million na populasyon sa lugar. Kaya labis ang kanilang kagalakan na magkaroon ng oportunidad sa pagbubukas ng komersyo, edukasyon at turismo para sa dalawang mga regional areas na nagkakaroon ng koneksyon bilang mga magkakatribo. I like this place. I mean, I like this place and the culture also here. Even though I'm first time I came here first time, and then while I arrived here before, I thought this place I thought this place not safe like that. But after that, while I arrived here, the culture also the people here. Nice, yeah. And because I joined this group with the Iranon and BIMP-yaga, and what I get is, for example, culture, nice, and same with in Sabah, Malaysia. For example, Iranon, the language also same, and then get me more happy, you know, and surprised. When we need it, then we will eat it. Sekitano si Isabo, jadi kapakau mami si untuk silaturahim di antara Iranon, agu mga Iranon sa Malaysia, agu Iranon sa si Isak sa Maguindanao. In our village, as a first language, this is my first language. If I talk with my brothers and my mom and my uncle, so we are use Iranon as a first language. Okay. Then second language, we are using Bahasa Melayu, Bahasa Malaysia language official. With BIMP-yaga, if the new government that is BAM, I have also read your organic law. If the government of the day, which now the chief minister is Murad, and he has a close relationship with the deputy prime minister of Malaysia, he used that organic law wisely, because the way I see it, you are almost like a federalism, like Malaysia. BAM now is like Sabah to Malaysia. You have the power apart from the security, from the army, apart from the police, and of course, apart from your diplomacy with the rest of the world. Now, utilize that. Use that. And on my part from Malaysia, I will also use my position as far as I can help, because we are sharing same problem. When you talk about BIMP-yaga, the four nations that actually signed the agreement diplomatically. So in Sabah, the authority, ultimate authority is Putrajaya. That is the federal government. In your case, whatever you do, whatever you say, the ultimate authority is Malacañang. Inaasahang magtatapos ang tour ng mga Malaysian-Iranon delegates sa August 29, at bago sila uuwi ay magkakaroon ng business mapping at matching sa mga investors ng rehiyon na gagawin naman sa isang plenary sa Cotabato City. Kasama si Arwin Parcon, ako si Ferdinand Cabrera para sa Kutang Bato News.